ano, round one, panalo ang mga Duterte. Because even now, nobody's talking about bagong Pilipinas. Everybody's reacting to former President Duterte. Even President Marcos is trying to take a pot shot at the former president. And instead of gaining points, they're playing into his game. Can you imagine kung ako yan de-escalate? Instead, pinalalaki nila yung issue, lalong lalaki yan, at binubuhay nila ng binubuhay yung issue. They deserve this. If, ano, they deserve every bit of negative reaction from people kasi they're not trying to ease the situation, they're making it worse. Hi, magandang hapon. Ako po si Dixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. Sabi ni Metal Gear, kakatapos lang daw niya ng previous na live. Pasensya po. Kasi mami, ang gabi meron pa tayong isa, and that's with everybody na. Kaya lang, yun nga. But there's this thing that's playing in my head. Sabi ni Go, nagre-replay daw siya ng live nung kagabi. Okay. Kasi, di ba? Sayang naman daming nagsusubscribe dito, and I really want to encourage everybody to subscribe dito sa ano, dito sa YouTube natin. Mas masaya dito sa totoo lang. So anyway, ayun, so magandang hapon sa inyong lahat. Yung iba umaga pa daw sa kanila. So nasa London, Ontario, Canada si Ma'am Rosario Amansek. Nasa Canada din si Jason. Si saan ba yung mga ibang tao? Ayun, hi po. Ang lalayo niyo. Buyat ako, sabi ni Julio M. Trenta, pero masaya gising ko. Opo, ako naman, well, may sikwate tayo today. So, okay. Para dun sa medyo naguguluhan pa, last night, yesterday, was the bagong Pilipinas launch on the part of the admin. Mamayang gabi natin pag-usapan kung ano yung sinabi ng Pangulo doon sa bagong Pilipinas na launch. But in the meantime, dito naman tayo, pag-usapan natin kung ano ang nangyayari ngayon sa dalawang kampo. So, si President Duterte, I think that you should understand, this guy is a seasoned politician. Ano siya, sana ito sa Bardagulan. And he, kumbaga, he knows na hindi ganun kadali ang anything. If he wants to get something in politics, if there is a goal that he's going to achieve, he doesn't kid himself into thinking na madali ang laban. Alam niya na this guy is a seasoned warrior. Mandirigma talaga ito. At least in the political fights. Diba? So sanay na sanay ito. So yesterday was the Bagong Pilipinas rally, which to this day people are still asking, wait, what was that all about? On the other hand, doon naman po sa Davao, iba naman ang usapan. So President Duterte delivered an impassioned and often interjected with, you know, a few jokes. The usual, vintage, classic Duterte. May patawa, may mga slightly politically incorrect jokes, mga ganyan. Tapos, pero meron din siyang mga interjections of revelations and all that. But the primary purpose dun sa kanyang speech was to call the attention of the authorities na, teka muna kayo, ano itong ginagawa ninyo sa saligang batas? So he likened the constitution to a house that was built by Filipinos from all over the country. May Ilocos, may Davao, may Leyte, may kung saan saan ang galing, iba-ibang tao, iba-iba ang ugali, iba-iba ang pagkain. Ngayon, so we all know, by this time, everybody knows, mamaya nyo na po ako ipag-comment. Ano lang muna ngayon, i-lay natin yung premise. Okay, we're going to react only to the, yung mga chuwariwap mamaya na yan. Yung mga major players lang po pag-usapan natin ngayon. So sino ang major players dito? President Duterte, of course, who fired the opening salvo. Second, President Marcos. Okay, parang also starring Vice President Inday Sara Duterte, Senator Aimee Marcos, First Lady Lisa Marcos, and of course, House Speaker Martin Romualdez. So, ito yung, so that's the scenario. The opening shot was fired. The president has accused people around President Marcos and President Marcos himself as machinating. Baga, trying to move the situation, trying to change the constitution to perpetuate themselves in power, to create a system that will ensure that the people will have less choices and they will continue to enjoy power or continue to be given the opportunities to remain in power. This people's initiative, which he says is not even a people driven, is its sole purpose is to ensure generations of their family will be president or will have the opportunity to be president or remain president.
the Bagong Pilipinas launch, on the other hand, was something like a promise. Like, from now on, hindi walang maghahari-harian, ganito yung mga, ano, yun, tinitignan ko. Wala nang maghahari-harian, yung mga pagkain, aasikasuhin yung sistema, etc. So, three major points on that one, di ba? But, to this day, if you will notice, parang nobody can tell. No, nobody, like, if, kung titignan natin yung balita ngayon, yung mga supporters nila, hindi nila ma-explain kung ano yung Bagong Pilipinas. And in fact, pag tinignan ninyo, nobody is talking about Bagong Pilipinas. Everybody, including sina President Marcos and Speaker Martin, are talking about Rodrigo Duterte. So, in the communications game, ba? In the communications game, sinong panalo? Sino sa tingin niyo ang nananalo? 'Di ba? In the communications game, it's whoever is controlling the narrative. And you know you are controlling the narrative kapag ikaw ang pinag-uusapan. Good or bad, 'di ba? Sa politika, good or bad yung publicity niyan. Unless it is so bad that people will go ill and not be bothered by you anymore. Talikuran na lang. Sabi ni Kai, everyone is talking about PRD's big news. Yes. So even nakikita mo the people who agree, kumbaga, with former President Duterte, hindi sila natitinag. So what was the opening salvo on the other side? Wala naman, never daw na nasa drug list, nasa narco list, si President Marcos. But how many people honestly, truly believe that that isn't just, you know, not even worth the paper it's printed on? Di ba? One, well, hindi na resistant yung mga supporters ni President Duterte to this kind of announcement, which clearly appears ha, to the people as self-serving. I'm not saying that it's wrong or it's right. We're not talking about whether or not there's truth to anything all of these people say. We're just talking about what they're saying right now. Ano pa? So, President Marcos says that, oh, it's probably the fentanyl. Parang ganon. So, he acts like he's being concerned. His doctors should manage himself much better because, you know, this affects the mind. Ganyan. We all know that he's taking a shot. He's taking a pot shot at PRD. Tumatama ba ang tanong? Kasi ito yung nangyari, di ba, dun sa interview na, oh, I think it's the fentanyl, ganyan-ganyan. Pero, sir, do you categorically deny that you were, that you're involved in drugs? So he laughs and he says, I'm not even going to dignify that. So did he say no? Again, people are seeing this. And what do you think people are going to say when you are directly asked a categorical question, are you involved in this? And he says, I'm not even going to dignify that. It's possibly true that you should not dignify that question yet. It's raging, di ba? So what does that mean? It means that he cannot get away with it. The narrative is solely in the Duterte camp. The revelations or whatever it was that he made, that is taking a life of its own. I think that the part of the Dutertes should try to regain, well, should, or, kumbaga, I thought at first na President Duterte got distracted at ni-reveal niya yung mga yon. But on hindsight, now, with the way everybody's reacting, tama yung choices niya of the things to say last night. Bakit? Ako kasi I would not have talked about personalities or anything like that. Charter change yung issue, charter change yung story. Pero, what's happening? He also introduced a new thing, which was the character of the president. And yun na yung mga revelations, the cast of characters supporting him, the First Lady, the Speaker of the House, and so on. So, yeah, bear with me on this one. Instead, so what happened? The COMELEC suddenly announced they're not taking signatures. Tumama! Ibig sabihin, who is controlling this narrative even more? After the revelation that this is clearly intended to perpetuate themselves in power, they're trying to de-escalate. Di ba kagabi sinabi namin yan? If I were them, okay? If I were them, I would stop charter change. They can afford the time anyway. Stop charter change. Either explain it and then continue it, or stop it, hold it in abeyance until such a time when the timing is better for them. Yung either aarangkadahin nila and all wake up and, ay, bago na pala yung charter. Di ba? Okay. Good.
in the meantime. So again, Comelec reacts. Comelec reacts by what's going on? Harry? Anyare? Na-stuck siya? Oh, yun. Hindi siya makakit ng stairs. Okay, so again, whose story are they in? Kumbaga, Duterte creates a story. He identifies the characters. And those characters are talking just as he predicted. Of course, pagka meron siyang sinabi, di ba? Imposibleng hindi sila sasagot. Ang tanong, anong klaseng sagot yan? Now, they could have avoided playing into the narrative. They could just say something like, the former president has raised very serious issues, some of which are completely false. We would welcome if he would like to adduce any evidence to that one. We have nothing to hide. But in the meantime, we continue with the process of governance because you know, the people's welfare, it cannot wait. De-escalate. Why? Because President Duterte, even especially after last night, is a very popular, very controversial figure, and attacking him only goes, but will only bounce back at you. You're making him stronger, you're keeping him in the news, you're making him more popular, more known, there will be more stories churned out about him, and people will be talking about him. You don't want people to talk about your enemies. See that? Because good or bad, publicity is still publicity. Now, guys, be careful with your statements, huh? Let's not accuse people of crimes or anything like that. In fact, hindi naman sinabi ni Presidente Duterte that anybody was committing a crime, but they were violating rights. He was talking about the charter, hindi that about ano, the Dangerous Drugs Act or anything like that. So, ibig sabihin, may tumama kagabi because as far as we were concerned and as far as we could see, before yesterday, umaariba ang charter change. And in fact, in some instances, we already received reports na ang COMELEC, bine-verify na nila yung mga signatures. And then suddenly, sasabihin nila, hindi na daw sila tatanggap ng mga signatures. Now, why is that? One of two things. Nagpapalamig sila, tapos itutuloy nila later on, or ititigil nila completely. Pero kasi pag nag-file yan ng petition, pag meron kang pina-verify, they cannot reject that kasi it is part of the process. Ine-execute nila yung batas, yung RA 6735. So wala silang choice but to implement the law. So, okay. Yun. So, who's winning this? Whose narrative ang nangingibabaw ngayon? Is anybody talking about Bagong Pilipinas? Does anybody care? Does anybody even understand what the Bagong Pilipinas Rally was all about? Hindi maliwanag kahit hanggang ngayon. Alam natin na marami siyang plans and aspirations and all that. And that's all good, actually. Maganda yung mga sinasabi niya, except for two things. One, this was something that you should have said at the start of your term, not 2 years after. Oh. This is something that is part of the, you know, ito, inumpisahan nila eh, di ba? All of these are also congruent with the plans that he stated in his SONA. Eh, nasa na yung mga yan. 2 years after, parang ngayon lang kayo nag-uumpisa. Okay. So, next. And even if anybody cares, kumbaga, cares in the sense that ito yung sinusulong ng gobyerno, hindi natin nakikita. Okay. Hindi natin nakikita people explaining or people even saying, ang galing ng Bagong Pilipinas. Ito ang sinabi ni Presidente. And so we will expect this. Walang ganun. Either their trolls that they hired for that purpose don't know anything. Some of them are showing up on the news feed. They don't know anything enough to explain it. They don't know enough to tell us, wait, what was that all about? Kahit sila, hindi nila alam. Oh, go ahead, trolls. Now's your chance. Meanwhile, sabi ni Jackie Tinkerbell, kahit gano'ng kahaba mag-speech si Tatay Digong, masarap talaga siya panoodin. Ramdam na ramdam ang authenticity niya at pagmamahal sa bayan, nakakaiyak talaga. Pati ako naging makabayan mula nang siya naging PRRD. So, yeah, isa pa yun, he's engaging. He's, kumbaga, pag nagsasalita siya, alam niya, may kausap siya. Okay? Isa pa yun. So, aside from the message, eto pa, yung kanyang manner of delivery. Folksy, dami ko sanang dami kong idea kanina papunta dito. Kaya lang napanood ko yung magagandang babae na sumasayaw, nawala lahat. He pokes fun at himself. Okay lang sa kanya 'yon. Kumbaga, he's so secure that he doesn't care if he takes pot shots at himself. Okay, compare. Pinanood ko pareho. Compare.
si President Marcos, we all know his style. Unang-una, he's not really bombastic. He's very effective in one-on-one conversations. Effective siya in TV interviews kasi clear siya dun magsalita and so on. Pero on a podium in front of a large number of people, hindi yan ang venue niya. So I think it was a mistake itong bagong Pilipinas rally. Rallies are not really his thing. Kailangan yan very scripted. And that's what happened. So scripted, binabasa niya. And so some people felt that it didn't come across as very sincere. I'm not saying that he's not sincere. In fact, I think that he truly believes that he is doing something positive dito sa bagong Pilipinas. But the problem is, it wasn't getting across. So, President Marcos talked for only about 24 minutes, President Duterte for 45 minutes. Pero dun sa ano, sa speech ni President Duterte, not even for a few minutes did people's attentions waver. Kumbaga, di ba? Not for a moment did their attentions waver. Meaning, people were enthralled, they were watching, they continued to stay, they were cheering at certain points. So start pa lang ng speech ni Presidente Marcos, the applause was lukewarm, considering na ang daming tao, dahil nga may memorandum requiring government employees to be there. Oy ako, I don't think anything is wrong with that, except that you do have to pay overtime for many of these people. So, hindi lahat kasi entitled to overtime. So, yun. Parang the reception, comparing one with the other, hindi ganon ka laki, considering mas malaki yung audience ni President Marcos. Sabi ni Top 10, kawawang BBM, 12 farms na lang supporters niya. Sabi ni MDGM, bagong Pilipinas means maraming infra na ipatatayo sana. Makikita sana, total sila din ang may sabi na toneladang ginto ang pera ng mga Marcos. Okay? Tapos yun nga, sabi ni Mayat, kahit na ambon na, pero mga tao gusto pa rin pakinggan si tatay. Sabi ni Buhay Tindero, kamusta naman si Super Ate? Nakahinga pa ba sa mga sinasabi ni PRD? I don't know actually, hindi ko pa nakikita si Senator Amy, and she hasn't given a speech or any, you know, messages or anything like that since last night. So I don't really know what she's thinking. I'm sure it must be difficult for her. Kasi nandun lang siya sa Davao, di man lang siya nagpakita sa Bagong Pilipinas. But I'm not even sure if she was invited to the Bagong Pilipinas rally. So, in the meantime, yun nga, it looks like yung charter change has found, kumbaga, it has found the target. President Duterte took aim and it found the target, and it looks like madidirail, ha? Take note, I'm not yet fully confident na tapos na yung charter change na yan. Hindi ako fully confident na walang later attempts. What we have done, or all of us, including, of course, led by President Duterte, is we made it very clear, made it known that we know what they're trying to do with this charter change. Hindi ito para sa kapakanan ng bayan, pero maliwanag na naspot na yung self-interest dito. Sabi ni Ian, Attorney, huwag mong turuan ng tamang sagot ang team San Rio. Don't worry, I don't think they're going to listen to me anyway. Sabi ni Jigs, yung speech ni PRD kagabi ay nakakamiss na speech. Umpisa pa lang, napatawa na naman niya ako. At nagulat na lang ako sa mga sumunod na speech niya dahil para siyang nagpabagsak ng bomba sa admin ngayon. Hi kay Ma'am Karen, thank you very much po sa padala niyong super chat. Sabi ni Toros, may interview na kay... At nagpatawag ang Kongreso ngayon ng interview without and mga minions lang. Hindi ko nga pinapansin yung minions kasi unang-una, they're the worst people to defend the speaker. They've done very badly so far. Remember yung press conference ni Congressman Saldi? Meron press conference na kasama si Majo, si Congressman Manix Delipe, kasama si Congressman Gonzales, si Sir JJ, Congressman JJ? So yung mga yan. And unfortunately, they're not helping. Kasi nagbumukhang cast of villains lang. Plus, may galit eh. If you're trying to, ang gusto natin kasi,
tayo, that's why I always talk about this. Ang primary tool natin, ang mechanism natin para manaig yung good governance na isinusulong natin ay yung ability natin to bring people to our side. Yung, kasi in this case, paramihan talaga to. Politics is numbers. Kung sino yung marami, yun ang usual, yun ang pakikinggan. Unless super gahaman talaga yung mga yon at wala silang pakialam sa majority. But a lot of people make a lot of noise. So, round one, panalo ang mga Duterte. Because even now, nobody's talking about Bagong Pilipinas. Everybody's reacting to former President Duterte. Even President Marcos is trying to take a pot shot at the former president. And instead of gaining points, they're playing into his game. Can you imagine kung ako yan de-escalate? Instead, pinalalaki nila yung issue, lalong lalaki yan, at binubuhay nila ng binubuhay yung issue. They deserve this. They deserve every bit of negative reaction from people kasi they're not trying to ease the situation, they're making it worse. Okay? So, I just want everybody to be aware of that. Kahit ano pa sabihin ng PDEA, hindi, wala naman yan ganun. Parang maniniwala kayo kami sa iyo, ang presidente, sinasabi na ni Presidente Marcos or somebody else, I forgot, I saw an interview, sinasabi, the president has access to a lot of information. So, even if magkamali ka dun sa source, that's still worth something, yung sinasabi ng isang dating pangulo, particularly when it comes to matters like this. In fact, raising this issue, maliwanag din ang nakikita natin, wala rin siyang takot sa ICC. That why? The ICC case is the drug war. And so every time he talks about it, he runs the risk of calling attention to it again. Pero hindi, dire-diretso siya. And for me, that the 90%, 100% of that speech was very brave. He dared to make politically incorrect jokes, dared to talk about being back in politics, di ba? Dared to raise issues that are already controversial considering his status. It was a very daring speech. And he's still coming out the winner. And the reactions of the people that he had taken aim on aren't very good. They're not very, they're not very well thought of, they're not studied, and they're calculated, they did not calculate the effect that the issue will last longer because of these reactions. Now, let's look at the interview of the speaker. Sabi niya, tigilan na yung mga yan. And he lays blame on yung mga taga Davao, claiming that the people who supported the former president's speech ay mga regional lang yan, kasi mga taga Davao yung mga yan. Parang sinasabi niya, konti lang kayo, maingay lang kayo. Tigilan nyo nga yung pag-disrespect kay Presidente Marcos. Even if he couched in very nice terms, we also know that what he's saying is disrespectful. Ano yung sinabi niya? He took a pot shot too. Sabi niya, siguro, kaya ayaw niya. Dahil, plataforma niya yung federalismo, tapos hindi niya kinaya. Ngayon, nakikita niya, ginagawa namin. Parang hindi naman niya kinaya. So, tapos he says, may pambubudol, tigilan niya yung pambudol-budol, yung binubudol-budol mo. Paulit-ulit niya yun, pagbudol-budol, budol-budol. Okay. Tapos meron pa siyang pot shot na, sabi niya, in 3 months daw, tapos yung droga. Mali nga siya doon kasi 6 months yung pangako. Pero 6 years, wala siyang nagawa. So he went from, huwag na kayong trying to sound conciliatory, pero umaatake siya, bakbak siya ng bakbak. But did he look better? Did it make him look good? Did it make him look like a statesman? Di ba? Nagmukha ba siyang, leader? Bakit? Ang leader may dignity. Ang leader, hindi niya, he won't make things worse. So kung gusto niya, kung mahal niya ang ating Pangulo, what he would do is he would ease the tensions, de-escalation. Instead, in-escalate niya, pero yung naratiba ni PRD, ni FPRD, yun ang nananaig. Even up to now, ito hapon na. Yun pa rin ang pinag-uusapan. Di kaya alam ni Senator Aimee na involved ang kapatid niya na nasa droga. Bakit niya in-endorse pa rin na maging presidente? Moral ascendancy yan in holding public office. Okay, the reason I stay away from this is because hindi maliwanag dun sa speech ni Presidente Duterte. Well, he did say hindi tayo sure if he was joking about certain things or he was just punctuating it with yung mga ganyan. Kung siya alam niya for sure, ako hindi ako willing to talk about that. Bakit?
ang issue kasi natin talaga is charter change. And yes, we also have issues with leadership. So para sa akin, we can say that we are not satisfied with the leadership without going into, you know, things that we may or may not know about. So, ano para sa akin? Yes, we have issues with leadership. Halimbawa, magbabagong Pilipinas ka, bago yung kinabukasan, ito na, mula ngayon, wala nang maghahari-harian na politiko. You mean, ngayon pa lang, eh just a few months ago, yung mga kongresista na allied sa inyo, eh nagva-violate ng rights ng kung sino si, ng mga, ano, ng mga anchors ng SMNI, at mga lawyers ng SMNI. So, ibig sabihin ngayon lang, bali, starting from yesterday, hindi na masyado magkakari-harian. Pero okay lang yesterday or the day before. Diba? So, All Walks of Life vlog says, President is the highest calling in the land. Naabot na nila, binigyan sila ng pagkakataon. Dapat tinodo na. I like the way you termed it. Dapat tinodo na. Dapat yung mga ano. Ano ba to? Sabi ni Pobreng Pinoy, masyado na maraming live sessions and vlogs today. Have to switch. YouTube live naman siya ngayon. Ano? So, tama yan. I like what you said. Dapat tinodo na. Kasi presidente ka. Imagine, you're at the top of the mountain. You have so many opportunities to do good for your country. Pero for 2 years, what people remember are the concerts you attended. I'm not saying he shouldn't. And I think that the president is entitled to his downtime. Mahirap yung trabaho ng presidente. Yun nga lang, you have to take it when people will compare. Siyempre, yung sinundan mo, eh, ano ba yung pinagpupuntahan nun to relax? Uuwi ng Davao, dun, makikipag-chikahan sa kitchen table niya. Okay, magkakaroon, video okay. Simple lang yung mga ano niya, yung downtime niya. So, inevitable yung comparison. Huwag naman sana din huwag rin sana nilang isipin na bawal yung ano, bawal magpuna, bawal mag-compare. Mako-compare talaga. Pero ano, dapat fair. Para sa akin, it should be fair. I don't like comparing sa totoo lang. Pero it is inevitable in certain things, particularly when it comes to spending public money. Okay, there you go. Sabi ni Liza Fem, may right ba daw si PRD? Si FPRD mag-utos sa military? Bakit? Nag-utos ba siya? So mali po yung premise ninyo. Tinatanong nyo may right ba siya mag-utos. The question is incorrectly phrased. Because he did not do that. So kung tinatanong nyo as a hypothetical, sasabihin ko hindi mag-a-apply yung hypothetical mo because he didn't do that. I call on the military. Parang tayo, I call on the president. Mr. President, please pay attention to this particular move. Mr. President, your cousin, the Speaker of the House, seems to be putting on the mantle of leadership. Are you good with this? We're calling you out. Reclaim your power, Mr. President. Ganyan. Inutusan ko ba siya? Ganyan. When you call on somebody, it's like you're filing a petition. The action will still depend on the choice of that person. Hindi ang utos kasi, it means na you're not giving them a choice. But when you call on them, it's like a question. They still have the right to say no. Kumbaga, you're calling on them, you're appealing to their better nature. Sabi ni Dico, after ng program sa Davao, hintay ko talaga na magbigay na ka ng reaction sa speech ni PRD kahit na puyat. Sulit naman. Tapos yung iba dito, pinapanood pa nila. Sorry naman, masyado yatang madalas na ako nagla-live. Kaya lang kasi mas madali mag-live eh, kasi yung magsulat ng sa vlog. Plus, may interaction. Maganda yung nag-i-interact tayo. So, you can directly correct me right away kung ano, oy, attorney, meron pang ganito, nakalimutan mo. Ay, oo nga pala. Tao lang. Sabi ni Ma'am Ana, pinasaya ako ng Duterte family kahapon. Uy.
Sabi ni Chiclet, ay, may kausap pala siya. Sabi ni Carlito Martin, 2016 to 2022, naging adik ako sa tiwala na safe paglalakad kahit gabi at proud sa makabayan. Pero ngayon, nyeta, may nabibili namang utak ng baboy at bayag sa baka, sarap iregalo kay whoever. Ito si Mang Caroline Lee. Yan si Vladimir Harkonnen. Hoy, alam ko kung sino yan. At ang mga Sardaukars niya, iisa lang ang style. Yung, hindi ko na sasabihin, grabe masyadong halata. Walang maayos na explanation sa issue, sasagutin ng counterbintang. Correct. So, you spotted it correctly. Yung mga sagot ni Speaker Martin are entertaining at best, but they don't answer anything. Diba? Anong sinabi? This charter change, hindi naman galing sa tao. Niloloko ninyo. Hindi kayo nag-e-educate ng mga tao to make the right choice. Hindi nyo kinikwento kung ano yan. Instead, you have calculated it so that the charter will be changed to perpetuate yourselves in power. Sinagot ba ni Speaker yan? He did not. Instead, sinisiraan niya si Presidente Duterte. Di niya kinaya yung federalism eh. Nambubudol lang yan. Nag-fail nga siya dun sa drugs campaign. Sure, we can even say, ay, tama ka. Pero Mr. Speaker, totoo ba? I-defend niyo naman yung ano, yung People's Initiative. Kasi no matter how you deny it, kabistado na noong December 2023, kayo mismo nagsabi na gagamitin ninyo ang People's Initiative hand in hand with Constituent Assembly para baguhin ang saligang batas. Diba? So, but take note, he stayed away from it. Ang theory ko is, mahirap kasi talagang i-defend. Mahirap kasi the intention was madaliin talaga yung People's Initiative. Hindi natin mahahalata, maipapasa, pagkatapos, doon na natin mapapansin pag may power na sila. So, paano niya i-defend ngayon dun sa mga ano, sa mga paratang, tama ba yun? O yung mga, isa call out ni Pangulong former President Duterte. O kailangan iwas. Instead, babakbakin niya. Kill the messenger type, di ba? Or unalive the messenger, sorry. Kahit anong pasabihin nila sa mga Duterte, sabi ni Ben Frank Walter Lucena, sila pa din ang mas may malasakit at mas may nagawang maganda para sa Pilipinas. Sabi ni MDJM, tama, this is their time to prove their worth. Huwag sayangin ni BBM ang tiwala ng taong bayan. That's correct. That is the correct approach. What we're saying, we're not here to bash the president. We don't want to do that. Kasi ako, I reiterate that the issue we have is not with his personality, but with his leadership. He needs to show leadership. Kasi nagtiwala tayo sa pangalang Marcos dahil sa bakas, dahil sa memoria natin, sa pag-aalala, or pagtatanda sa memory ng kanyang ama. And very controversial yung father niya. I did not agree with everything, but I must agree that he was very, how do you call this, daring in pushing the country. He pushed against yung mga destructive practices. We had to study that in school. I remember, sinasabi na ano, na yung mga bad mentalities natin, yung mga crab mentality, manana habit, yung crab mentality, mga ganyan. We have to destroy those things. It was very daring because it was cultural education. It was telling us about ourselves and at the same time, trying to change the bad aspects of our own, our own culture, our own identities. He was educating, revealing, and disciplining all at the same time. Yun yung basis, yun yung pinagmulan ng bagong lipunan. May pilosopiya, may libro, may argumento, may mapa, may kompleto. As compared to bagong Pilipinas. You know, the problem with this president is that he is under a very long shadow of his father. And he's trying to do things that his father did, but only very poor imitations of it. Particularly itong bagong Pilipinas. It did not need, President Duterte did not talk about bagong Pilipinas at all. He talked about charter change. Diba? Don't lose sight. That was the message. That was the main message. Everything else was, was to punctuate the point. Sabi ni Pobreng Punoy, I hope this turns out good fast. Prolonging it is bad for the economy. Hey, I have news for you. The economy is already bad. And it isn't bad out of a single incident. It's bad because in the past 2 years, what we could have done is catching up with us. Diba? Kung maayos
naayos kaagad o ginawa ng paraan yung logistics system, kahit man lang nag-umpisa lang sa bigas, tapos mamaya sa gulay and so on, yung mga storage facilities, grain silos, cold storage, mga ganyan. Encourage investment in these areas, encourage the farmers in anything else and so on, teaching them about blockchain technology, putting them directly with the market, you know, things like that. All of these ambitions were articulated during the campaign but found no place for execution once he had come into office, once he had sat into office. President Duterte didn't bring that up. We did. These are issues of his leadership. So ang tingin ko dyan, itong bagong Pilipinas, he is taking up the issues of leadership, except that this is not the solution we were asking for. Di ba? Parating sinasabi natin, may problema tayo sa pagkain, napakamahal. Anong sagot? Bagong Pilipinas Rani. May disconnect po. Oh. May problema tayo, taas-taas ng presyo ng kuryente. Ang solusyon, charter change. Pero hindi nila babaguhin para dun sa renewables. Dun sila sa advertising. Kaya, mahal po ang kuryente, Mr. President. Tara, magbagong Pilipinas rally tayo. Patay sindi po yung internet, Mr. President. Tara, magbagong Pilipinas rally tayo. Oh my gosh. Diba? May disconnect between the problem and the solutions that they keep forwarding. As compared to a straightforward approach. Yung charter change ninyo, it's to perpetuate yourselves in power. O the next day, ano sabi ng COMELEC? We are not accepting signatures at this time. Sinong panalo? Sinong, ano, who blinked? Diba? And although they're taking shots, pot shots at the president, it's, you know, he expected us. We all expected us. That, of course, the president, the people who were on the receiving end of the opening salvo of former President Duterte will feel the bite, diba? And they will strike back, they will lash back. Unfortunately, this was something they should have planned. And again, hindi sila nagplano. Also, in the meantime, these people are all public figures, so okay lang yan na i-bring up ni Presidente Duterte at questionin. So that includes the First Lady, who although she is not a government official, she is a public figure, so pwede siyang pag-usapan. However, di ba, ano, however, Pamulo, he hits back, doesn't defend himself, doesn't answer. Si Speaker, ganun din. He does not talk about, he has stayed away from any talk about charter change. The main speech was about charter change and how they are gaming it so that they can stay in power forever. Again, no question. Instead, quietly, COMELEC decides, o sige, hindi muna kami tatanggap ng signatures. So anong ibig sabihin yan? You did not deny it and therefore you admit it. Aloka, so who's winning? Ay nako, eto Vongsky, you misunderstand how this goes. So ano, yung mga, sana may pruweba, actually logical fallacy yung ginagamit ninyo. Sinasabi nyo, pag nag-akusa, kailangan may ebidensya. Sure, kailangan may ebidensya sa proper forum. Ito ba yung forum para magpresenta? Sino yung judge? Sino yung magsasabing, ah, this is inadmissible? Diba? Ah, this is not persuasive? Pag sinabi ninyong kailangan may pruweba, well, understand also, there's a difference between proof and evidence. So, ano yung hinahanap ninyo? Ebidensya o pruweba? Ano pa? Diba? Ito ba yung forum? Para yung forum ni Presidente Duterte? Yun ba yung forum para magpresenta siya ng ebidensya? Pag dinenay ng kabila at sinabi, I'm taking you to court because what you said is completely untrue. When they go to court, that's when the evidence is presented. So, yung mga ano ninyo, patunayan ninyo, you're just evading it. And in fact, you're not denying it. So, if you're going to use that as an argument to try to neutralize the accusations, I'm sorry, but we can see right through that. Diba? And it's a strong person now who's making the accusation. In other words, this is not a time for a strategy that calls for ignoring it. I-ignore mo pag lesser. Kunwari, tayo, online, social media. May titirada sa'yo. Tinignan mo yung profile. Dalawa lang followers niya. Yung isa kapatid pa yata. Patulan ba? Hindi. Pero kung significant yung pumapatol sa'yo, the rule is you acquire the size of your enemy. Kung malaki yan, papatol ka. Kasi lalaki ka. Pag maliit yan, you can afford to ignore it. Okay. Sinagot na yan, inulit niyo pa.
Sabi ni Aries, PRD is smart. He did use the issue of Corcoran to get attention of majority on the issue of PI. Everybody's alive. Sabi ni Florentino, good morning. Na-interview si PRD. Yeah, I saw that. Hindi. Hindi po bali wala. Tumirada siya. So, ganito yun. He spoke calmly. He spoke like, you know, in order to project that he's not worried. Pero, kung di siya worried, why did he bring up fentanyl? That's a bash. Diba? They're trying to bash the president. O, kayo ba, mga pro-BBM dyan, bakit hindi nyo hinihinga ng pruweba o ebidensya si President BBM? He is making an allegation after all. Ang difference is, yung allegation na, diba, merong ano talaga, meron siyang gray area, pero may brinksmanship siya. Sabi ni Ray, marami kasing calls. Ah, hindi naman. Yung iba hindi naman calls. Ano po sa pananaw nyo, sabi ni Ma'am Beth, yung pagsama ni PGMA sa kickoff kahapon? Mahaba yung discussion dyan kay PGMA. So, well, she's a former president. Kaya talagang uupo siya doon kung imbitado siya. And she will really get that place of honor sa tabi ng ating Pangulo. Pero wala doon si President Erap. Yung mga, sino pa ba yung mga buhay na presidente? Of course, President Duterte, President Erap. Sino pa ba? Wala na, di ba? Ilan na lang silang buhay. Pumunta din siya because she is also a congresswoman. So, but what do you mean? Yung ano, is there an effect na sa pagpunta niya? I think that she doesn't want the bardagulan. Kasi napansin ko yan eh. Noon pa lang yung, nung sinabi ni Speaker Martin na nahuli siya plotting against him and so on. By the way, plotting to get the speakership is not a crime. Ulitin ko yan, she was not committing a crime. It's simply a political machination, maneuvering, assuming totoo. Okay? Pero the way they made it sound noon sa Kongreso, kala mo na ano na dapat ikulong siya ng habang buhay eh. Parang shock na shock sila. She was plotting against the speaker. My God! Hindi yan krimen. Pero of course, na-threaten yung leadership doon. So dun sa ano, so dinemote siya to deputy speaker. After that, they accused her again. And on this one, hindi ako talaga sure. But ang tingin ko, the reason for the second accusation is because parang lumalabas, tinutulungan kasi siya ni VP Inday. And that is a very powerful ally. Diba? So they had to neutralize her. So, again, dinemote siya. Hindi na siya deputy speaker at all. Nung una, senior deputy to deputy lang. After that, deputy speaker, from deputy speaker into ordinary congressperson. She doesn't even head a committee. So, titingnan natin kung ano yung ginawa niya after that. Una na nahimik. Pero there was also a threat. Sabi, iimbestigahan daw yung role niya sa Malampaya. Pero all of her statements were conciliatory to ano to her mentee. Kumbaga, recognize and praise Mr. Speaker for ganito, for your magnanimity, etc. Thank you for allowing me to have served you. May mga ganyan siya. It was all conciliatory, pero dun on the other side, on the side of Speaker Martin, tigas. So, ang tingin ko dyan is that si former President GMA is trying to stay away from controversy. Sabi ni XG, ang sabi ng Budol, ang daming umaten daw sa kanilang kickoff. Opo, marami naman talagang umaten kasi may memorandum from the Office of the Executive Secretary na nire-require or strongly urged the employees of the various government agencies na pumunta. At hindi lang po yung mga ahensya na nasa Metro Manila. Okay, unwritten rule dito sa ating comment section. In one instance dito, sinagot ko na, pero inulit-ulit pa rin niya yung question. Kasi mali yung question. Sabi ni Stephanie, I still do not want nang mawiwalay mga certain parts of the country. We can work this out. Kung pwede nga, mas magpalaki pa tayo ang bawiin ng Saba. Alam mo, madam, nobody is really, yung mga nagsasabi lang ng hiwalayan, of course, the former president was saying, hiwalay na tayo.
you have to understand the nuances of his language. Hindi niya yon hinihikayat. But it was the use, ano, kumbaga, folksy manner, use of figures of speech and all that. Mag-iwalay na tayo. Parang yung ano, parang away mag-jowa. Ah, di na natin kaya mag-stay together. Diba? Break na tayo. Kaya mga taga-Manila, punta kayo dito sa Mindanao. Do you honestly think he meant that seriously? He was illustrating a point. Diba? Ang mga tao na naghihikayat ng hiwalayan talaga, known, also known as secession, that is ano, inciting to sedition. Huwag po natin gawin yan. Masama po yan. We don't want to dismember the Republic. That's why, pati yung mga ano, even President Duterte is very careful with his speech. He doesn't say na, o kami dito sa Davao, mo kami nga, ano yan. No, he stays away from regionalism. Alam niyo kung bakit? Because it's divisive. Look, the president is trying to get something. The former president is trying to get something done. Gusto niya matigil itong charter change. Gusto niya ma-expose yung mga ambisyon ng mga tao who want to stay in power forever. He knows sino sa mga kongresista yung mga corrupt and so on. Yun yung puntirya. And he is bringing us with him because sovereignty lies with the people. Kung mag-isa siya, hindi siya ano effective. Hindi, because sovereign, isa lang siya. Sovereignty lies with the people. So collective yan sa ating lahat. So, ina-address natin ang sovereignty. So, ang issue is, if the people ask for it, dapat ibigay. Diba? Because we give them the power. Tayo yung naglukluk sa kanila sa pwesto. And in theory, pwede rin natin bawiin yung power na yan. Sabi ni Bebe Cares 544, sabi ni, ay, huwag natin sagutin yung mga ganun, ma'am. Pansinin niyo pa ba? Pagka, lalo na pag walang logic, huwag niya na pong i-re-raise yung issue kasi kinakalat lang natin yung lack of logic. Sabi ni Ma'am Sheila, wala ako sa TikTok. Exclusive po ito sa YouTube ngayon. Ay, huwag kakalimutan, like and share at saka subscribe ha. Sabi ni Mariah Carey, grabe kahit 79 na si TRD, rockstar pa rin, di ba? Totoo yan. Sabi nga niya eh, ayaw niya sabihin 75, sabi niya hindi daw counted, 80 na daw siya. Pero, wow. And he holds the audience in the palm of his hand. Yun yung ano ko eh, na napapanganga talaga ako. Siya yung GOAT, greatest of all time pagdating sa mga ganyang ano. Parang nga siyang nag-meeting the advance eh. Sabi ni Stormy, successful or not, PRD will be remembered. Sabi ni Berna Bechua, hindi lang ako nawindang sa pasabog ni FPRD. Para akong din ako na, sa mga revelation. Watching from Edmonton, Canada. New subscriber. Uy, ma'am. Thank you. Ay, ma'am. Sir, sorry po. Sabi ni Army, I miss that kind of speech. Kahit madaling araw, nagising ang puso ko. Mukha daw akong blooming kahapon sa nangyari sa speech ni tatay. Hindi naman po. Hindi, ano lang, it's just something na ano. Kasi nakaka-frustrate, alam nyo, yung ilang araw pinag-uusapan natin yung charter change. And we know na tinutuloy nila in spite of the fact that it's really bad for us. Kumbaga, future generations, nanganganib din. Sabi ni Andrea Pacinos, disappointment ang one word to describe BBM. Tama si FPRD, BBM is a weak leader, ang sakit ang sa dibdib. Ang daming issue na isang salita niya lang sana, eh, tapos na sana ang issue. It's not just like that eh. Kumbaga, unlike President Duterte, na nung nakaupo na siya, marunong siya humindi. He could walk away. Kumbaga, ganito yan eh, parang binagsakan ka ng pera, hindi siya namumulagta, ni lumalaki mata niya. Instead, kaya niyang talikuran yon and walk away. Hindi siya natitempt ng mga ganun. So, si President Marcos, I'm not saying he's tempted by money or anything like that, pero he has difficulty navigating yung mga demands ng mga tao na tumulong sa kanya na umabot sa posisyon niya. So, yun ang isang ano, that's also an issue of our system. And, yun nga, it defines his leadership. So, that's why napansin niyo si Attorney Vic very, very careful siya. Hindi niya tinira si Presidente Marcos, hindi na anything like that. Because
he knows that somewhere deep inside of Lydia, there is that person that we had voted for, the person that we knew he could be. And then for a while, when Attorney Vic was in office, nakikita natin yun. Nakikita natin yung tao na yun, that potential leader who could have continued itong legacy ng ating former president. But unfortunately, it's not happening. Ang tingin ko niyan, ginawa nila itong bagong Pilipinas kasi naririnig naman nila tayo. Naririnig sila nila tayo, pero he couldn't get his secretaries or the people who worked for him to do the things that he wanted or needed to be done. Kasi ang daming ang kompromiso. May mga ito, ang laki-laki ng campaign contribution nito. Eh, paano natin isusulong yung programa para sa logistics? Eh, masasagasaan naman yung importation ni contributor A. Ganon. The politics, it's like a tiger eh. Pag sinakyan mo yan, hindi ka na makakababa. Kasi, unless sakyan mo hanggang sa yung super pagod na lupasay. But the once you ride the tiger, make sure you have to stay there until lupasay yon. Otherwise, yari ka, di ba? Ma-analive ka. Sabi ni Island Girl, di ko lang mag-gets. Mayaman naman sila BBM, eh bakit pa pumayag siya tumanggap ng mga contribution ng ilang mga businessman na ginawang negosyo ang gobyerno? Oh, no. To be fair, mahal talaga matumakbo. Eh, tignan nyo kung saan sila pumunta. Ang dami-daming dala. Meron ka pang stage, meron kang whatever. And then you need people to go door to door. You need people to talk to other people. You need to sit down with mayors. You need to promise things. Kailangan mo ng stickers, t-shirts, giveaways, banners, tarpaulins, etc. Ang dami. Mahal talaga. It's really expensive to run. So, although maswerte siya kasi marami namang naniwala sa kanya at maraming binigay. Sabi ni Ma'am Doreen, I didn't appreciate former President Duterte before until I saw now how weak the current president is. I'm praying for the protection of former President Duterte and Vice President Sara. So tignan nyo, 80 years old and he's still making new fans or new appreciators, di ba? Na ang hirap niyan eh, yung nakaupo ka na in power and then walang nasasabi pang maayos tungkol sa'yo. There's so much criticism that's going around and hindi nila makontrol. So yun yung, that's another thing na dapat, the best publicity is doing good work. At yun ang hinahanap natin. And instead of good work, abay, susuklian tayo nito. Ano ba itong mga binibigay sa atin? Charter change, hiningi ba natin ito? Yung natanggalin sa nationalized industries ang advertising at saka education? Sino sa atin ang humingi nun? Tayo ba yung pinakikinggan nila? Are they really saying that this is for our own good? Eh, we had no idea that that's what they are going to put in. Kaya ano yung mga hinihingi natin? Discussions on, do we need to change government? What about discussions on term extensions? Agree naman ako that 3 years is too short for congressmen and for mayors and for councilors. Masyadong, and governors, masyadong maikli talaga yon. Agree yan. Pero, di ba, hindi rin naman natin, bakit yun ang mga pinapropose? Hindi man lang nila pinag-uusapan yun. Sabi ni Rog, ginagong Pilipinas, sobrang mahal na ng bigas. Ayun. Sabi ni Don G, totoo bang pinapahinto ni BBM yung cha-cha yun sa speech ni Senator Miggs kanina? Kanina lang ba yun? Sa akin nga, they're blinking. So, may akusasyon si Presidente Duterte. Dahil sa pagtigil dito sa cha-cha, alam natin na tamaan sila. So the only thing na nagdi-defend na lang sila is on the alleged violations ng Dangerous Drugs Act. People's initiative nga, sabi ni Lawrence Abenes. Ibig sabihin tao ang may gusto kaya di nagsasalita si BBM. Malay pinapakiramdaman lang ng Pangulo. So palagay ko kay BBM di naman niya payagan kung may irregularidad. Sir, late na po kayo. Lumabas nga daw po yung text message ng kamag-anak ni Presidente. At mismo siya yung nagsasabi na yun nga po, alam naman niya yung tungkol sa People's Initiative, di na lang siya kumibo para umamin. Huwag po ganun.
Sabi ni Brigida, sa YouTube po ba ito naka-live? Yes, ma'am, dito lang po. Nag-exclusive din po kasi ako. Minsan exclusive TikTok, minsan exclusive dito sa ano, sa YouTube. Sabi ni Pao, sana magkaroon na lang ng snap elections, masyado nang malala itong mga pangyayari. Ma'am, eh baka history might repeat itself. Sabi ni Gaming, pwede ba kasuhan si PRD ng libel ng kampo ni BBM? That's very dangerous. It's very, very dangerous. Alam niyo kung bakit? Eh, paano kung totoo? Kasi yun yung magiging, ano eh, yun yung magiging trial. So, sasabihin ng, ano, libel yan. Kasi hindi yan totoo. So, ngayon, dadating si, ano, sasabihin niya, oh, ito yung ebidensya ko. Alam mo, kahit di swak na swak, pero kung may basis siya para sabihin yun, in fact, he doesn't have to prove beyond reasonable doubt na gumagamit or anything like that, that there is a crime being committed here. But just enough so that there is a reason for you to have been able to say that. So, yeah, very dangerous to bring that to court. At least, you know, communicate from a communications perspective. Sabi ni Rizko, tapos na po ang submission sa PI, kaya stop na kasi nakuha na nilang signatures needed. Well, posible din po yon. I won't discount that possibility. Tama naman din po kayo doon. And, pero ang tingin ko is they're buying time. In-announce nila, they're not accepting signatures at this time. Tapos, bulaga, approve na yung petition. Yan. Sabi ni Stormy Bastef, national position, so proud sa speech niya pang presidente ang pormahan. Definitely, ano, definitely, parang ang sarap sabihin, oh my gosh, my baby boy is all grown up. Parang ganun. Ganun yung gusto kong reaction. Oh, baby boy, ang laki na. Yan. Sabi ni Infomaniac, may short interview si Speaker. Yes, we talked about that. Very dangerous pala magsalita. Madali mabasa is not a statesman. Yeah. Sabi ni Gemma, galing talaga ni Mayor Baste. Follow up naman si Ma'am Ana ng ang hot ni Baste. Alam niyo, bihira ako ma-personal. Pero sa pagwapo na yung pinag-uusapan, I'm afraid I have to agree with you. Sabi ni Property Liaison Specialist Cebu, yes, Baste, soon for President. Uy, padaanin naman natin sa Senador. Sabi ni Army, naku, someone from Carambola's reaction about Baste's message ay, the nerve, I'm disappointed. And you know, everybody's entitled to their opinions. Sabi ni Saudi girl, same thoughts with or about Mayor Baste. Napansin nyo, ladies, aminin, pag binanggit si, ano, si Mayor, nangingiti kayo. Oh, aminin. Diba, biglang napapangiti. Ay, si Mayor Baste, biglang umingiti na. Uy, may call tayong huli. Remove. Okay. A minute's clip says, huwag nyo papuntahin si Baste sa Manila. Baka masalubong sa daan. Si... Grabe. Okay, diyan kini-answer this. Tawagan ko siya right after. Hello, please. Hi, talaga. Ayaw talaga ni Baste sa politika, sabi ni Kenneth De La Cruz. Kaya lang napilitan kasi walang hahawa sa Davao. Pero now, YouTube lang. Pero now, parang nakikita ko na ito na daan si Baste. Kaya lang ano to, YouTube to. Ay, YouTube, hello. Hindi ako naka-StreamYard. YouTube. Ang gusto niya mag-live? Siguro sa pagiging, sa pastor sa'yo. YouTube. Pasok sa YouTube. Mm-hmm. Wala, paano gawin yun? Ay, paano gawin? Kunin, sa laptop. Yeah. Sa laptop. Sorry, akyat daw si Sas. Naks! Gising ang Sas. O yan, sabi ni Ma'am Gemma, ang pogi kasi ni Mayor Baste. Oh, isa pa yung nangingiti. Oh, ma'am, sige nga. Ulitin ko yun eh. Mayor Baste. Oh, sabihin mo sa akin, hindi kayo nangingiti. Sige nga. si Ma'am Antonieta sabi, I agree, napunit bibig ko kakangiti. Sabi ni Sir Chito, di lang umingiti, kinikilig pa ng sobra. So,
Grabe ka ito. Sabi ni Bernabe Chua, uy, ako din daw, pogi. Siya daw, pogi din ako, hindi nga lang ako mayor. Uy, hindi naman yung pagka-mayor yung nakakagwapo kay, ano, kay mayor. Ay, nako. Sabi ni Stephanie, hi sa asakyat ka kasi si Basti pinag-uusapan. Hay nako, may kaagaw pa kayo dyan kay ano, kay Sas. Kaloka kayo. Ayusin mo. Oh, sige. Sa YouTube lang ako. Meron pwedeng mag-packet dyan eh. Meron din yung sistema sa YouTube. Sure. Nai-photo kami ni Basti sa Siargao. Pogi talaga, sabi ni Mamona Mona Lisa Siriban. Sabi ni Trending Philippines, si Kong pulang for me. Ay, halila. Sige na nga, go! Whichever. Ay, nako. Kanin na lang kulang kasi may ulam na. Grabe kayo. Sabi ni Iber Avelias, ha, crispy daw na lechon si Mayor Basti. Grabe! Sorry naman, grabe! Hindi, na-underestimate ko yung magiging reaction. Sobra na, ano? Hindi ko akalain. Dadami yung mga comments ninyo. Sabi ni Francis Fajardo, iba talaga kapag Duterte minamahal ng tao. Ito si Mama Ana talaga, oh, yummy daw. Uy! Hinay-hinay! Baka uwahin tayo ng jowa. May jowa ba yun? Sabi ni Antoniette, gwapo naman si Tamba, kaya lang, mas preferred ko talaga ang pogi at may... Sabi ni, ano, ni... Sabi ni, ano, ni... Ayan. Si Colette, sige sa inyo na si Baste at pulong, basta sa akin si Tatay Digong. Teka, hindi yata pa ako papayag doon. Sandali. Sabi ni Saldi, PRD talaga pinakapogi sa balat ng lupa. Sure! Sabi ni BYB Lem, wala na bang ibang topic? Puro lang Baste. Hinihintay ko si Sas. Kayo talaga, kala ninyo. Parang, una na kayong mapag-usapan. Actually, marami pa. Kasi nga, tinignan ko pa yung speech ni Presidente dun sa ano, sa Bagong Pilipinas. Pero mamayang gabi na yun. Para sa ano, dun sa lahat. Sabi ni Bayaning Pinoy, crush ko si VP Sara, inyo na si Baste. Sabi ni Unay, kilig na kilig ko, grabe. Kahit daw si Banat Bay, nagpa-fangirl kay Baste. Kayo talaga. No, but it was good to see both the, ano, both Congressman Pulong and Mayor Baste take the podium and hold it. Kasi normally yan si, ano eh, it's President Duterte talaga. Siya talaga yung, ano, yung communicator. Kasi if you'll notice, si VP Inday, mahal natin siya. Pero compared to her father, may mga ano din siya, meron din siyang mga pitik na ano, but she's very controlled. Ewan ko, siguro kasi nandito siya sa administrasyon na hindi sa tatay niya. Mas free siya to talk when she was mayor. Pero yung ngayon, hindi masyado, hindi natin siya masyado naririnig na, you know, not like her old self, yung dati na kaya niya magsalita ng ano. Minsan, merong mapapabitiw siya ng tamba, mga ganon, pero very, you know, she struggles to keep to how do you call this, planned speeches. Ang ganon. Ano daw? Nung sinasabing pogi si Sandro, nagtataka ako, sabi ni Doreen. Pero kung si Baste kinikilig ako, grabe kayo. Hindi naman, may tsura naman si Sandro. Oh yeah, to be fair ha, may tsura si Sandro, totoo yan. Ano lang, maliit lang, si Baste matangkad eh. So, may plus factor siya, may pogi factor siya, ganun. So, sabi ni Fox Queen, DepEd Secretary kasi, kaya controlled. Okay. So, isa pa ha, since si Mayor, si VP Inday ay napagdaanan ng kwento natin. Na, sabi ni Ana, hindi siya ha. Oo na. Pero, you know, he does have his charm. Cute naman siya. So, anyway, si yung mga ano, ako parating ang ginagawa ko is spot the problem in communications. So, pagka binabash, ang ano, lately, wala na nang challenge itong mga trolls eh, na ano na ako. Parang I'm so disappointed in their trolls. Kasi, wala silang sinasabi kundi 125 million, 51 billion, ganyan, ganyan. Pero, hindi yung tumatatak. In other words, tamad yung trolls nila, walang ano,
walang strategiya, walang kahit ano, hindi nagkakaroon sila ng momentum at hindi kumakalat. Hindi, it doesn't change minds. Kasi yun po yung what we call, yun yung effect. Kung ikaw ay communications, so whether you're at all, you're a vlogger, you're a commentator, you're a radio, or you're a columnist, you're a, Yosh, why are you here? Hi, Yoshi. Come here. Oh, it's my dog. Yay, akit si babaeng biological. Okay. Grabe, huwag naman yung ganun kasama yung mga ano. Attorney Trixie, nakikita mo ba mag-resign o tatanggalin si VP Sara sa cabinet? No, I don't see her doing that now. Okay, kasi meron nga siyang statement. Ang statement niya is, hindi sila nag-usap ni Mayor. And yung panawagan na yon, she did not know about that. So mag-uusap pa sila, pag-uusapan pa nila. But to be fair, kung titignan ninyo yung statements ni Mayor Baste, first was, ito lang yung thoughts ko. Mr. President, you are, ako masakit ito para sa akin ha, sabihin, you are lazy and you lack compassion. Now, dun sa, mahirap talaga i-defend at mahirap din i-explain, kumbaga. And I understand why he feels that way. Pero ano, siguro mag-usap silang mag-ate at tingnan natin kung anong, you know, anong sasabihin later on. But I understand why he feels that way. Malinaw yun. No, my dog was crying because he's super OA, nagpapapansin siya. Nagko-convalesce siya, he's not supposed to be here. He's supposed to be dun sa ano, sa how do you call this, sa garden. At saka dun sa, basta there's another place for the dogs na, nanoko, Diyos ko, masaya dun. Pero nandito siya because nagpapaawa effect siya. So in the meantime, no, I don't see VP Inday resigning at this moment. Kasi ang tingin ko niyan is na-spot niya. Her objection really was to the people surrounding the president who have attacked her, who are doing, you know, kumbaga not being diplomatic with her, sabihin na natin ganun. She has issues with charter change because it is clearly not for the people. O yun. So nililimit niya yung kanyang, ano, yung kanyang objections to that. So since yung objections niya have nothing to do with the Department of Education, hindi ko nakikita na mag-resign siya. Unless magkaroon sila ng either serious disagreement with regard to her department or that she can no longer stay in the cabinet due to serious differences in something else. Now, look at GMA. She was with the cabinet of President Erap, Vice President din siya. At nandun siya, so siya yung ano, DSWD Secretary. So nung tumataas na nga yung mga yung controversy kay President Erap, at some point, nag-resign siya due to the serious differences, supposedly, in ethical behaviors. Parang ganon. Masa na si Sas? Okay. Sensya niya, medyo natatagalan. Kasi kung ako, dapat tapos na to. Kaya lang sabi ni Sas, akyat siya. Sabi ni Rain on me, Sir PBBM, you should have done better and stood for the people and not your benefit factors that are pressuring you. Hashtag malasakit. Sabi ni Christopher Kalingo, sa tingin niyo po ba wala pa rin bang magagawang maganda si PBBM? What if hindi napatunayan na gumagamit ng VOGA? May consequences po ba para kay FPRD na sa sinasabi niya kay PBBM? Alam niyo, pag ikaw leader, given na po yan na may magsasalita and not everything that people will say will be good about you. Now, some people, they choose to file, like si President Cory. Pero ano nangyari nung nag-file siya? She looked weak. Di mo kaya. Di ba, presidente ka. Ikaw na ang may hawak ng pinakamataas na posisyon sa buong Pilipinas. Hawak sa kamay mo ang kinabukasan ng ilang milyong katao na dapat pinoprotektahan mo din. Tapos isang ganyan, pikun ka. It doesn't speak well about your leadership. So, alam ko na naghahanap kayo ng consequences dito. Pero I'm afraid that even President Duterte, when he was president, mas malala ang mga sinasabi tungkol sa kanya. So yes, naging issue yung fentanyl. Yes, naging issue yung kanyang ano, sick old man. O ayan, nakagraduate nang walang problema. Oh. May mga issues na ganyan. And so I don't understand bakit kayo naghahanap ng consequences. Wait, tinatanong ni Saskar.
At ito yung isa mong question, sa tingin niyo po ba wala pa rin bang nagagawang maganda si PBBM? Alam mo, Christopher Caningo, you have not been watching us long enough to make that question. Kasi kung ikaw ay nanonood, kahit dati pa, parati kong nilalabas dito yung mga ginagawa ni Presidente Marcos, even especially the ones that he did right, such as, but not limited to, yung debt condonation ng mga farmers who are beneficiaries of land reform. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin na wala akong sinabing maganda. Marami na akong sinabi. At marami na rin instances na medyo napahiya ako. Pero, gayon pa man, meron siya mga, well, wala eh. In the long run na nagkamali din pala ako. But, yes, we did. Huwag mo sasabihin. And because that amounts to an accusation eh. Na walang, sa tingin mo, walang nagagawang tama. Because what you're saying is that I'm not being fair. But I have been. And in fact, hindi ako nagsalita. Even to this day, I don't say anything personal about him. I take issue with his leadership, yes. Pero wala akong sinasabi about anything else. Not about his family, not about the first lady, not about the any member of his family. And some of them are my friends. So, no. But you can't say something like that. Not about me. In fact, tumahimik pa ako after I left office when it would have been very, very easy for me to be bitter and bash them and so on. More than a year akong tumahimik until it came to a point na hindi na pwede kasi masyado nang kapansin-pansin yung mga feelings. So, ano yung problema mo? Diba? And no, guys, don't say that he's a troll kasi, ano eh, he's just clueless. Hindi niya alam na ang tagal-tagal natin di-defend si Presidente dito. Ito sabi ni Carolyn Lee, naalala ko yung Machiavellian chuchu ni BBM. I googled, a ruler is justified in using any means to stay in power, characterized by dishonesty or trickery. Kaya pala okay lang ang style ni Uno. Nasaan na po si Sas? Okay, ganito na lang. Sabihin mo kay Sas, yung mamaya na lang. Okay. So, ganito na lang guys, hindi makaakyat si Sas. In-extend ko lang to dahil ano, iniintay ko siya. Pero apparently, pag solely sa YouTube lang, kailangan sa umpisa pa lang na ipasok na siya. So, mamaya at around, tungo kay Sas, baka pwede siya ng mga 8? So, mamaya, dun sa live natin yung ano, at about 8 o'clock, kasama natin si Sas. Ito yung tanong niya. May question siya to be discussed here. Kung ang People's Initiative po ba ay nasa na? Kung ang People's Initiative po ba ay talagang People's Initiative, anong power po ng Presidente to stop it? Wala actually. Kasi wala siya dun sa batas. Now, the President normally has power over the agencies because he is not only the President and therefore the head of government, but he is also the head of the civil service. Now, unfortunately, the COMELEC is a constitutional body and therefore semi-independent from the president. Semi-independent because they don't observe the hierarchy. The president, while he does appoint the commissioners, he does not have control over the decisions. Anong ibig sabihin ng control? Pag control, pwede niyang palitan ang decision ng COMELEC. But he does not have that. Plus, because of their parang constitutional character, pati yung budget nila, hindi pwedeng pakialaman ng house. Yung kumbaga, it can't be lesser than a certain amount. Okay. So, the president has some power, kumbaga, of supervision over the commissioners, but not control. Commissioners and the civil, kasi as part of the civil service, as well as the employees in the COMELEC. Okay. But, he cannot substitute his discretion for their discretion. So, maganda yung tanong ni Sas. Kasi ang sinasabi niya, hindi makikredit si PBBM with stopping the charter change himself. Si Presidente himself. Because kung totoong people's initiative yan, hindi yan titigil kahit sabihin pa ng Presidente yan. So ang control lang kasi ng Presidente, well, ang supervisory power ng Presidente over the COMELEC cannot compel them to change their minds. He cannot say, do this or do that kung ang decision ng COMELEC ay to do this. Okay? So, ulit. Tama si Sas when she points out na since the COMELEC is a constitutional body, hindi mapapatigil ng Presidente ang People's Initiative through that means.
through the control of the COMELEC. Wala siyang control over them. Maybe he has influence at best. Pero control, no. So, kung tunay na people's initiative yan, kung titigil yan only because the people who are pushing for it give up. Pero kung may totoong people's initiative at totoong they have the numbers, kibera yan, didere-derecho yan, regardless of what the president says. So, tama si Sas. Siguro, more on this later, mamayang mga 8 o'clock, mag-live po kami ni Sas dito uli, YouTube, Facebook, and TikTok, at saka Rumble. Okay? So, maraming salamat sa pagsubaybay. Ay, sabihin po ng Congress, magtiwala lang daw po tayo sa kanila, sabi ni Jimmy Tarantino. Diyos ko, kahirap naman ang hinihingi nila sa atin. Magtiwala after what we've seen you do to SMNI? Sure! Parang, hingin nyo na lang yung langit at lupa, baka mas kaya pa namin ibigay. Problema yung sobrang pananahimik ni PBBM sa umpisa pa lang, kaya lalo siyang nadidiin. He himself destroys his own career. There's a time to speak and a time to be silent. Okay, so maraming salamat po. Sas, thank you. Ang ganda ng pagtatapos nito dahil sa question mo. Maraming salamat. See you all later, everybody. Teka, paano ko ba papatayin to? Ayun. Maraming salamat. See you later. It's Facebook, YouTube, and TikTok at about 8 o'clock. And Rumble. See you.